Salam sejahtera, a very good evening, ladies and gentlemen. Once again, welcome on board a Malaysia Airlines flight MH4 from Kuala Lumpur to London. Isang karaniwang pangarap ang makalipad o makasakay sa eroplano. Gusto ng mga tao na mag-travel o makapunta sa mga lugar na gusto nilang puntahan. Para sa adventure, pag-migrate o pagbisita sa mga kamag-anak. Pero paano kung ang pagsakay mo sa eroplano ang siya palang gugupit sa mitsa ng iyong buhay? Sa video nating ito, malalaman ang kwento ng Flight 370 ng Malaysian Airlines na sa maniwala man kayo't sa hindi, ay hindi pa rin daw ito nakikita. Pero teka muna, dahil may papakiusap po ako sa inyo mga katakips, bago tayo mag-take off, bakit hindi nyo muna tingnan ang ibaba ng video na ito at pindutin na ang like and subscribe button? Sa gilid, nandyan rin ang notification bell. I-hit na para manatiling updated sa aming exciting mystery stories. Naranasan nyo na bang malagay sa isang sitwasyon kung saan hindi kayo mapakali dahil hindi nyo mahanap ang sagot? Sigurado akong makaka-relate dito ang mga katakips nating estudyante o mga dating estudyante na nahihirapan din sa mga exams. Pero sa puntong ito ay hindi lamang kasing babaw ng exam ang ating pag-uusapan. Sa mga oras na ito, hindi pa rin mapakali ang kaanak ng mga taong sakay ng Flight 370 dahil hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam ang tunay na nangyari kung bakit ito biglang naglaho. Marahil ay madaling sabihin para sa iba na malamang sa malamang ay nag-crash ang eroplano. Pero para sa mga pamilya ng biktima, nais nilang malaman ang dahilan para man lamang mabigyan sila ng katarungan at katahimikan. Pero ano nga ba talaga ang nangyari sa flight na ito? A-8 noon ng Marso, madaling araw ng Sabado, taong 2014, may schedule ang Malaysian Airlines ng paglipad ng Boeing 777-2H6ER na may serial number na 28420 at nakarehistro bilang 9M-MRO. Nagmula ito sa Kuala Lumpur International Airport at ang destinasyon sana ay ang Beijing Capital International Airport. Safe naman daw ang sasakyang panghimpapawid na kayang bumuhat ng 282 na bilang ng pasahero. Bago ang controversial na flight, hindi naman daw nadawit ang unit sa anumang major incidents at sa katunayan, na-check na rin muna ito noong February, ang buwan bago mangyari ang pinaniniwalaang aksidente. At noong araw din, bago mangyari ang hindi inaasahan, ay isinaayos pa ang oxygen system ng eroplano dahil na rin sa nakaschedule na flight. Ang Flight 370, lingid sa kayang isakay ng eroplano, ay may sakay na 12 crew lamang at 227 na pasahero na mula pa sa 14 na magkakaibang nasyonalidad. Ang 153 dito ay mula pa sa China, 38 taga Malaysia at ang natitira nagmula na sa iba't ibang bansa. Panatag lamang ang mga ito dahil wala naman silang alam sa mangyayari sa kanila. Dapat sana ay 5 oras at kalahating minuto lamang lilipad ang mga sakay ng eroplano. Subalit, maraming taon na pala silang magtitigil sa eroplano yun. Nang makatake off ito mula sa runway noong 12:42 ng hating gabi sa oras ng Malaysia, ayos naman ang pagpapatakbo ng eroplano at maganda pa ang palitan ng komunikasyon at nakikita sa radar. Pero makalipas lamang ang ilang minuto, pawala-wala na ang eroplano.
Ang huling salitang napakinggan mula dito noong mga 119 na ay Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. At good night, Malaysian 370. Hindi malinaw kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito, pero ang huling mga kataga ay parabang premonisyon na habang buhay nang mahihimbing ang piloto at lahat ng kanyang sakay. Ilang saglit pa ay wala ng signal na nare-receive dito kundi mga tunog na hindi maintindihan. Noong 1:22, hindi na muli pang nakita sa radar screens ng air traffic control ang naturang sasakyan. Pero may nakita pa sa primary military radar system ng Malaysia isang oras ang makalipas. At huli itong namataan sa direksyong Pakanluran sa Hilagang Kanluran ng Penang Island na nasa Hilagang Kanluran din ng Peninsular Malaysia. Agad pumutok ang balitang ito sa buong mundo dahil wala talagang may alam kung saan napunta ang eroplano. Agad rin kinontak ang mga pamilya ng mga nakasakay sa eroplano at tunay na kaliwat ka ng hagulgol at hinagpis ang kanilang nararamdaman. Bilang napagkasunduan sa Malaysian Airlines, nagpaabot sila ng emotional aid para sa mga naiwang kaanak kung saan marami sa mga Chinese ang pumayag na pumunta sa Malaysia para doon magpagamot. Naglaan ang airlines ng mga profesional na tao sa medical field para tulungan ang mga pamilya ng biktima. Sinagot din nila ang matitirhan nito. Pero sa kabila niyan, alam nating masakit pa rin ito sa kanila, lalo na nga sa kadahilan ng hindi makita-kita kung nasaan ang eroplano at hindi malaman-laman kung ano ang tunay na nangyari dito. Pero siyempre, tinutukan talaga ng Malaysia ang paghahanap dito dahil nga karga nila ang reputasyon ng kanilang airlines, ang mga biktima at ang mga pamilya nito. Nagsagawa ng 3 taong paghahanap sa nawawalang labi ng Flight 370 at nagsimula ito sa kung saan huling na-record ang pagpapakita sa radar sa may Gulf ng Thailand at sa may South China Sea. May mga residente na malapit sa lugar ang nakapagsabing may nakita nga rin daw sila na nasusunog na bagay o parang bulalakaw sa himpapawid noong mga oras na yon. Sinabing patuloy pa raw tumakbo ang eroplano patungo sa may Indian Sea, kaya ang buong karagatan ng kanilang sinurvey. Ang search na ito ang naitalang pinaka-expensive na search pagdating sa aviation dahil sakop nito ang maraming bansa. Pero kahit na malaking effort ang binigay ng lahat, bigo pa rin makita kung nasaan ang Boeing 777 at kung ano talaga ang nangyari. Pero meron namang natagpuan na mga piraso raw mula sa flight noong July 2015, pero hindi pa rin talaga alam kung nasaan ang kabuuan nito. Nagpatuloy naman ito noong January 2018 kung saan pinangunahan ng isang pribadong marine exploration company mula Estados Unidos na Ocean Infinity ang search at tanging isa lamang ebidensya ang nakalap nila. Hanggang ngayon ay mga teorya pa lamang ang nabubuo sa kung ano talaga ang kwento ng Flight 370. Ang popular na teorya ay hijacking at mga terrorist attack. Siyempre, meron daw kasing nakasakay na 2 Iranian citizens na nagnakaw lamang ng Australian at Italian passports. Ang inisip agad ng mga nag-iimbestiga ay may pakay ang mga tao na ito, lalo na at ilang buwan lamang matapos ang insidente noong 2014. Ay pinasabog naman ng Ukraine ang isa pang Boeing 777 na may sakay na 298 na pasahero. Sinabi ring baka ang mga nang hijack ay mga may galit sa China. Pero para sa Binuo ng Malaysia na Joint Investigation Team na kinabibilangan din ng mga expert mula sa iba't ibang bansa, aksidente raw talaga ang nangyari. At kung meron mang maituturing na suspect kung may human intervention, ito ay ang mga piloto mismo. Nawalan kasi ng power ang eroplano at base sa huling record sa radar,
Palayo talaga ang direksyon nito sa nararapat na destinasyon. Lalo pang nagpainit sa usaping ito ang isang revelasyon tungkol sa piloto mismo na sinabing tunay na hijacking o pilot suicide ang nangyari. Ang captain kasi ng flight na si Captain Zahari Ahmad Shah ay napagalamang may problema sa kanyang pamilya ilang araw bago ang nakaschedule na flight. Nadiskubre kasing lumayas ang asawa ni Captain Shah at ang tatlong anak nito isang araw bago ang insidente. Sinabi ring may kinikitang ibang babae ang piloto, kaya may trouble talaga ang kanyang relasyon sa kanyang asawa. Pinabulaanan ito ng pamilya ni Shah, pero may nakapagsabi na matagal nang kasama ni Shah sa trabaho na bago ang scheduled flight. Upset na upset daw talaga ang piloto. Nakalap rin ng mga pulis na nakareceive pa ng 2 minutong phone call ang piloto bago tuluyang lumipad. Base rin sa mga interviews ng mga nakasalamuha ni Shah, may strange behavior din ito noong mga oras bago ang aksidente. Hindi kaya ito ang ibig sabihin ng huling katagang narinig sa eroplano na "Good night, Malaysian 370." Parang yun nga mga katakips. At kapit lang kayo dahil alam kong magugulat kayo sa revelasyong ito. Alam nyo ba kung saan patungo ang direksyon ng eroplano, kung didiretsuhin kung saan ito huling namataan? Ito ay ang Penang sa timog kanluran ng Peninsular Malaysia. At bakit dapat kayong magulat? Dahil mga katakips, ito rin ang hometown ng pilot na si Captain Shah. Ano sa tingin nyo? Totoo kayang ito ang naging dahilan kung bakit naglahong bigla ang Boeing 777 ng Flight 370? O baka naman coincidence lamang ang lahat? Para sa mga pamilyang nabiktima, isa pa rin itong malaking katanungan at gusto pa rin nilang makita ang buto ng kanilang mga kapamilya kung talagang pumanaw na ang mga ito. At para sa inyo rin kaalaman, ang tala ng mga nawalang buhay ay pangalawa sa pinaka-tragic na insidente ng Boeing 777, kaya tunay na nakakalungkot ang pangyayari kung iisipin. Pero mga katakips, ang mahalaga ay malaman natin na dapat silang respetuhin at igalang sa pamamagitan ng pag-aalay ng dasal. Kung nasaan man sila ngayon, alam nating hindi nila yon ginusto. At dito na lang din tatapusin itong video. I-comment nyo naman ang inyong mga hinaing at opinyon tungkol sa kung ano talaga ang nangyari sa Flight 370. Babasahin ko yan. Maraming salamat sa walang sawang pakikinig sa ating Takipsilim True Mystery Stories.